umagahan na naman, so kumakain na ang anak ko. At thanks God, magaling na siya. At hen nga, at nagluluto na rin ako ng kanyang babaunin sa school. Sausage na hiniwa-hiwa ko ng maninipis. Nagsasaing na rin ako para sabay-sabay. At ang kanyang chicken tempura. Yan lang ang kanyang ulam mamaya. Suhay na nga at nakagayak na siya. Ilang araw din siyang hindi naligo. Excited nga siyang pumasok dyan. Nangihinaya nga siya kasi may absent na siya. Talagang ganun anak, hindi may iiwasan yung ganyan. At hen na nga at nasa labas na kami at ihahatid ko na siya sa labasan. At heto na naman kami, mahirap na naman tumawid. Nakakalok. Nasa tapat kasi kami ng traffic. At tinawag ko na nga yung tricycle driver. Sasalubungin na nga siya. So ayun na nga at patawid na ang aking anak. At papasok na siya sa school. At ako naman ang gagayak. At naalala ko nga bigla yung project ni Maron. Kaya inuna ko muna bago ako magpasyente. Baka kasi maubusan ako kapag mamaya pa ako bibili. Kasi maraming bibili dyan. Yan nga pala ang project nila Maron. Nakakaloka. Dinagdagan ko na nga para mabigyan ni Maron yung mga walang perang kaklase niya. Kasi may kinikwento nga sa akin ng anak ko. Na yung isang classmate daw niya ay pumapasok kahit walang pera. Tapos wala daw baong pagkain. Kaya nga binibigyan ni Maron ng kanyang pagkain at saka sinishare niya ang kanyang ulam. O diba napakabait ng anak ko, manang-mana sa akin. Charot. So ayun na nga at nag-aabang na rin ako na masasakyan dyan. At magtatrabaho na ako. So magandang araw po sa ating lahat. Hello universe! Ay, hindi talaga mawala to, no? Siyempre, ang hello Philippines and hello world. Diyos Lord, napakaaga, napakainit, nakakaloka. So ayun na nga at napadaan ulit ako dito sa tinapaan. Bago ako mag-umpisa magtrabaho, abay, sinut ko muna to. At naki-isyoso ako, dagdag sa aking vlog. Kasi kulang yung ginawa nila noon, walang ganyan. Nung nagpunta kasi ako dyan, nakaluto na sila. Matapos nga nilang ibabad sa tubig na may asin, hayan, at isinasalansan nila sa lagayan ng tinapa, saka nila i-steam. At heto nga, at abalang-abala sila sa pagsasalansan ng tinapa sa lagayan. Napakadaming isda at napakadami nilang gagawin ngayong araw na ito. Marami nga daw order ngayong araw. Ang gaganda ng tinapa, bilog na bilog at saka ang lalaki, oh, diba? Napakasarap naman yan kapag naluto na. Tapos ito yung pangluto nilang kusot. Mamaya kapag may usok-usok. At heto nga at naka-steam ang mga tinapa. Niluluto muna nila dito. O diba, pak na pak, nakakaloka. Ang ganda. Ay, ang sarap. Nakakaloko. O, diba? O, bumili na kayo ng tinapa. Ulamin nyo ngayon. Nag-amoy tinapa nga ako dyan kanina. Kaaga-aga. Pero okay lang at least, diba? So ayun na nga at isasara ulit nila. Ipinakita lang nila sa akin kung paano lutuin. O, diba? At dumaan nga muna ako rito para manginain. Yan lang ang tanghalian ko. At nagpapapayat na naman ang ganda ko. So ayun nga at nakaapat na akong pasyente at dumaan muna ako sa palengke para bumili ng project ni Maron. Napakadami kasing kailangan, nakakaloka. Kailangan nga kompleto bago ko gawin. Mura lang naman, kaya dinagdagan ko na yung project ni Maron para may project din yung classmates niya. Alam ko naman napakahirap ng buhay ngayon at napakahirap kumita ng pera. Kaya nakakaawa yung mga batang walang pambili ng project. Pagkatapos ko magpasyente sa hapon, bumalik ulit ako sa palengke para bumili ulit. Pabalik-balik ako sa palengke na pagkain-init, ang hirap ko, nakakaloka. So ayun na nga, nagluluto na ako ng ulam namin ngayon. Naku, pang breakfast ata ito.